rason kasi 'di ba ikinontempo ninyo si dating Secretary Harry Roque, ano po? Eh palaban din po siya, sabi niya magkita tayo sa korte. Hindi na raw siya pupunta diyan sa committee po ninyo. Na tinawag niyang kangaroo court. Ha? Oo. Well, karapatan naman niya na pumunta sa Supreme Court, pero nakontempo siya kasi dalawang hearing na po hindi siya sumisipot. Last week at saka ngayon. At saka meron po kaming hinihinging mga dokumento, lalo na doon sa mga papeles sa korporasyon niya at saka doon sa pag-aari ng mga asawa niya, hindi po siya nakapag-submit. So that is why the committee decided kagabi na, kahapon rather, Apo, na cite him for contempt because of these two violations. Una, yung hindi niya pagsipot, that is under our rules, Section 11, and then yung pag hindi niya pag-submit ng mga dokumento. So anong impact po noon, pag sinabi niya magkita tayo sa korte, okay lang sa inyo na hindi na siya pupunta dyan sa committee ninyo o hindi, dadamputin siya at pauupuin siya dyan sa committee na yan? Well, since a contempt motion has already been approved, and then meron din motion, may kasabay na motion yon to detain him at the premises of Congress. So therefore, the Sergeant at Arms of Congress, meron na pong warrant of arrest, hopefully by next week, isi-serve kay former spokesperson Harry Roque. Yung pong proseso po natin. So ipapa-aresto siya? Ipapa-aresto po siya. Kumbaga wala siyang choice. Kung ayaw mo namang sumagot, di okay lang. Di basta nakaupo ka dyan. Oo. Respetuhin mo yung komite. Parang ganon. Ganun po yun. Mientras wala po pong order ng Supreme Court, malamang yan, magpapile yan ng certiorari or whatever action that he will take sa Supreme Court, mientras wala pa pong order galing sa Supreme Court, then the warrant of arrest still stands. Okay. So sa ngayon po, ano ang sa palagay ninyo ay mas prudent na gawin ni Harry Roque sa ganitong klaseng sitwasyon? Kasi talagang dinedefine niya yung kamara po. Eh, tinawag pa kamong kangaroo. Kangaroo court. Oo, wala meron na po siya. Tayong, meron po tayong hearing next week. Ang advice ko na lang po kay kaibigan din naman po natin yan, nakasama naman natin ng 17th Congress si Harry Roque. Ang advice ko sa kanya, sumipot na lang siya sa hearing, indalin niya yung mga dokumento na hinihingi ng komitiba para ma-lift yung contempt charge na. Pero kung hindi, that will still stand. I'm very sure that probably by Monday, may issue na po yung warrant pa rin. Opo. Sabi po niya, kasuhan niyo ako, doon tayo mag-usap sa korte. Ang Kongreso ba pwede siyang kasuhan? Hindi po to tayo darating na punto doon. Hindi po kami magkakaso. Kung hindi, siya po magpapile ng kaso sa Supreme Court regarding yung contempt charge. Kasi mangyayari po niyan, this is hypothetical, pero after the contempt charge, i-detain siya sa Kongreso, then may warrant of arrest. If he will be detained, he will file a motion sa Supreme Court. Until such time na wala pang decision Supreme Court, he will have to stay dun sa premises ng Congress. Tama, ganun nga po yun. So, ang final arbiter nito will be the Supreme Court. And yes, until the Supreme Court talks, di wala, and then andyan lang siya nakadetain. Kagaya po nung nangyari kay isang resource person natin, si Ronaldine Baterna, yung father nag-file din po sa Supreme Court. Now, sa Supreme Court, has already sumulat na po sa amin and then for us to explain. Pero it's already moot in academic. Dahil na-release na po natin si Ronaldine Baterna. Ito. So, ganun po. Intayin po namin kung ano ang desisyon ng Supreme Court. Okay. Mm. Ito, Kong, pasagot nyo na lang kasi syempre, ginagamit niya yung kanyang social media account to defend himself. Hindi ho ba? Ang sabi po niya, pakisagot nyo na lang po, political harassment yan yung panel, yung ginagawa ng panel, at saka power tripping. Hindi po. Actually, yung simula po, hindi ko kasama si Harry Roque doon sa resource persons. Pero sa pagdinig po, lumalabas nga yung pangalan niya na he was a legal counsel for Whirlwind Corporation. Opo. Yung Whirlwind Corporation po, yun po ang nagpapalis nung mga building doon sa Lucky South 99. Mm-mm. And eventually, yung Lucky South 99, in the course of time,
pare-pareho na rin po yung mga stockholders noon. And then isa po, yung very clear evidence na involved po siya sa Pogo is sinamahan niya si Cassandra Leong doon sa PAGCOR kay Chairman Altenco nung nagbayad sila ng $500,000 para makapagka-renew nung Pogo license po. Ano naman ang kung wala talaga siyang kaalaman, eh bakit niya sinamahan si Cassandra Leong? And if you recall, 2 or 3 months ago, yung dalawang involved na Chinese national naman dun sa isang Pogo operations, I think in Bamban, Tarlac, nahuli naman po dun sa bahay niya sa Benguet. Yung isa pa nga, isang fugitive sa China. Eh bakit nandun nagtatago dun sa bahay niya yung dalawang involved dun sa Pogo, illegal Pogo operations? So, in short, kung sasabihin pa nga natin ng English, yes, all his fingerprints are very clear doon sa mga operations ng Pogo. Eh, ba't ayaw naman niya, kung inosente po si Harry Roque, bakit naman ayaw niyang humarap sa komitiba? O baka naman may tinatago siya? Kasi yung Bancham, isang pagmay-aari din niya yun. Then we found out na yung bahay sa Benguet, eh, pag-aari ng isang korporasyon, na pag-aari naman ng korporasyon kung saan pag-aari ni Harry Roque. So may layer po. Pero yung pumirma po sa lease contract doon sa Chinese National na nahuli doon sa bahay sa Benguet, eh yung pumirma po yung asawa po ni Harry Roque. Whosoever takes a human life shall surely be put to death. End of quote. Deuteronomy 27:25, as I quote, "Cursed be anyone who takes a bribe to shed innocent blood." End of quote. And finally, in Genesis chapter 9, verses 5 to 6, and I quote, "And for your lifeblood, I will require a reckoning. This quadcom is now the reckoning. From every beast, I will require it, and from man. From his fellow man, I will require a reckoning for the life of man. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image." Today's hearing of the Joint Committee will focus on the extrajudicial killings committed as a consequence of the anti-illegal drugs policy implemented under the administration of the former President Rodrigo Roa Duterte. The Committee on Human Rights, prior to the creation of this joint committee, conducted a total of 6 hearings in aid of legislation to finally determine, after 8 long years, the truth behind the bloody drug war. The committee has endeavored to find out whether the fundamental rights to life, liberty, and property have been upheld, whether the state, as the primary duty bearer to promote